Live the Sabbath life. That is what we will talk about today. We're going to unbox 7 festivals in Israel that is described in the book of Leviticus. And beneath these festivals, we are going to discover something fascinating about God. Magpapakilala ang Diyos sa atin ng kakaiba na pwede ngayon nyo lang nakita at na-realize. Ready? Are you ready? God loves parties. Grabe, no? Akala natin ng Diyos, pag nagsasayaw ka, nagpa-party ka, sama yan. Di tama yan. Maingay. God loves parties. Tingnan mo yung katabi mo. Mahilig ba sa party yan? O mahilig lang makikain? Ha, sa party. God loves parties. Look at Jesus' first miracle. Saan? Walking on water? No. First miracle, wedding at Cana. Party. Mahilig si Lord sa party. Gusto niya yan. And the festivals that we're going to talk about will tell us, wow, God loves parties. The Hebrew word for festival means appointed time and place. So, through these festivals, God is doing something. He is weaving a rhythm of rejoicing, rest, and recommitment into the lives of His people. Yan yung ginagawa niya na in order niya, gawin niyo to. Bakit? Merong rhythm kasi ang buhay. Of what? Rejoicing. Resting. Recommitment. Nandyan, ilagay natin. So, tingnan natin. Your calendar, whether you like it or not, speaks a lot about you. Sobra. Pag tiningnan mo yung kalendaryo mo, ano saan ka busy, kitang-kita mo kung anong klaseng tao ka. O gusto ko tingnan nyo ito. Ito ang kalendaryo niya. No? Anong klaseng tao kaya ito? In love. Yan ang kalendaryo ng mga in love. Lahat ng February niya, 14. In love eh. Diba? Nakakita na kayo ng in love? Na in love na ba kayo? Naalala niyo itsura niyo, palagi kayo nakangiti, nakapikit kayo pag gising niyo. Naglalakad ka, nadapa ka, ang cute. In love ka eh. Ang schedule ng in love, ganyan. Kaya kung anong schedule mo, it talks so much about you. O ito yung susunod na kalendaryo. Anong klaseng tao kaya ito? Walang February 14. Ha? Galit siya. Saan? Sa mga romantic na people. Bakit? Siguro, naiwan. Kaya, nagpa-print ng kalendaryong walang Feb 14. It talks so much about you. Your calendar speaks so much about you. You show me your calendar and I will show you your values. Now, if you follow a trail of where you give most of your time, if you follow a trail where you give most of your energy, where you give most of your money, you are going to see a throne. May trono kung saan papunta ang pera, ang panahon, ang kalakasan mo, ang energy mo. May trono, may bida na nandun. Kaya ako, I've been telling people, your calendar is actually a religious document. It is. Because if you look closely at your calendar right now, your life already contains a liturgy. You already have rituals. You have ceremonies. You have habits. Okay, question. Sino sa inyo? Okay, mahiya ha? Pag-gising nyo pa lang ng umaga, kinukuha nyo na kagad ang cellphone nyo. Taas ang kamay, huwag mahiya. Yan. Tama nga. Tama ang survey na ito.
2022, nagkaroon ng survey. And the survey says 71% of people pick up their phone first thing in the morning. Pag dilat pa lang, kuha ka agad ng phone, tingin ka agad. No? And that is a ritual. That is a liturgy. My suggestion, please change your morning liturgy. Huwag ka agad phone. Bakit? Ang magpa-pop up ka agad sa phone, bad news. Kaya tingnan mo buong araw, kabado ka. Pagbukas pa lang, lumindol. Parang lumilindol na. Diba? Yung pala yung katabi mong tulog, gumagalaw lang. Yun eh, kung ano yung unang-una mong makikita, change it. Go to the Word of God. Habang chine-charge mo yung phone mo, mag-recharge ka rin. But again, you have your ritual. You have your liturgy, if I may use that word. So, change your morning ritual. So God is saying, because you are people of habit, your energy, money follows your calendar. So, this is what you need to do. So Leviticus 23 says, the Lord said to Moses, give the following instructions to the people of Israel. These are the Lord's appointed festivals, which you are to proclaim as official days for holy assembly. In addition to the Sabbath, these are the Lord's appointed festivals, the official days for holy assembly that are to be celebrated at their proper times each year. In Tagalog, huwag pinapalitan ang celebration para long weekend. Ha? Yan yung sa kanila. Hindi sa atin. Sa atin, parang okay naman yan. But these are the seven festivals. Look at them. Sabbath, Passover and Unleavened Bread, First Fruits, Pentecost, Trumpets, Atonement, and Tabernacles. If you look at them, they are not 7 days. They are more than 7 days. Because Sabbath is celebrated every week. And there are 52 weeks in a year. So that is 52 plus 6 will give you 58 parties a year. God loves parties. Kaya yun ang utos niya. Mag-party kayo more than once a week. 58 parties, 58 times a year. That is why we have an amazing God that loves to throw lots of parties. Think about it. He fed 5,000 men. What do you call that? Party. Talo ang piyesta. Talo ang barangay piyesta niyo. Talo ang wedding mo. 4,700 lang ang guest mo. Sa 5,000. Ano pa? Bago siya mamatay, nagpa-party. Last Supper. Gusto talaga ni Lord ang party. Now, later on, as we dive into the festivals, you are going to notice one more thing. God does not only like parties. He likes party vacations. God loves parties and vacations. O mamaya makikita nyo. Ano yung ibig sabihin nun? Mamaya makikita nyo. The first is Sabbath. What is Sabbath? Leviticus 23:3 says, you have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of complete rest. An official day for holy assembly, it is the Lord's Sabbath day, and it must be observed wherever you live. Sabbath day. Sa atin, ang Sabbath natin, pagsisimba. Linggo. Okay? Nagpalit na yan sa kanila, Sabado, tayo, Linggo. Why? Because Jesus resurrected on a Sunday. So the church decided, our Sabbath is a Sunday. Kaya ito po, magsimba. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, magsimba ka. Huwag kayong papayag. Sasabihin ko na sa inyo, ha? Na ang simba nyo ay yung feast lang. Yung toko. Hindi simba yun. Yun ay pakikinig ng talk. Ang simba ay yung misa. Yun po, kahit ilang milyong beses tayo mag-feast, hindi yan pwedeng itapat sa isang misa.
The Mass is the highest form of praise we can give to God. So please go to Mass. Tapos ito, without degrading the Mass, I need to tell you this. Naintindihan ba natin ang Misa? Parang yung kaibigan kong Vietnamese, nagsimba siya. Sabi niya, ako lito, punta ako simba. Gulat ako mga tao. Pagpasok ko, mga tao lungkot. Ang lungkot daw ng mga tao. Tapos mamaya, tayo mga tao, tayo din ako. Tapos nagulat ako kasi si Batman kasama si Robin naglakad papuntang altar. Si Batman, si Father. Si Robin, yung sakristan. Tapos sabi ni Batman, sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawa balikat. Lahat tao, sakit ulo, sakit tiyan, sakit dalawa balikat. Gulat ako, lahat tao dito, lungkot at may sakit. Mamaya, upo, tayo, basa-basa, luhod. Mamaya, tayo, ay, talagang may sakit mga tao. Hawak kamay at galaw-galaw, parang hilo ang mga tao. Yung ama namin. No? Tapos mamaya, luhod, pagluhod, si Batman, naglabas malaking bonamin. Tapos mamaya, lahat tao, pila. Pila din ako. Gulat ako. Si Batman bumaba kasama isa Robin. At si Batman bigay tao isa-isa, bonamin. Tapos pag upo, mamaya tayo. Pag tayo, si Batman, sabi ni Batman, wala na sakit ulo, wala sakit tiyan, wala sakit balikat. Sagot lahat, salamat sa Diyos. Hindi niya naintindihan yung Misa. Pero pag naintindihan nyo, napakaganda ng Misa. Bawat kilos dito sa nangyayari dito, wow! Kung maintindihan nyo yan, hindi pwedeng boring ang Misa. Nako, hindi nyo papanoorin ang mga lumilipad na ibon sa parokya nyo. Di ba ganyan tayo pag nagmi-Misa? Ay, dito pa nakatira yung mga ibon? Di ba? Yung iba binibilang pa yung chandelier, ilan ba ilaw dito? Kundi doon yung isa. Diba? Sa ganda ng nangyayari sa harapan, pag naunawaan mo, wow! Grabe. You know what it is? Let me tell you what the Mass is. In maraming pwedeng paraan sabihin, pero ito, it is heaven touching earth. Yun ang Misa. Ang langit bumababa sa lupa para makasama tayo ng Diyos. Yun ang Misa. Naalala ko, nag-Holy Land kami years ago. Kami nung pare, dahil nakailang beses na kami pumupunta dyan, doon sa nativity, kung saan pinanganak si Jesus, ang itsura niyan, bababa ka ng isang floor lang sa kuweba. Okay naman, hindi nakakatakot, bababa ka. Pagbaba, luluhod ka para maabot mo yung kung saan pinanganak si Jesus. Hawakan mo yan. Ay nako, nag-guide kami ng mga pilgrims. Pagluhod, iyak. Lahat talaga iyak ng iyak. Crayola, iyak. Pangit. E may picture, di ba? Yung iyak talaga. Bakit? Because they are touching heaven. It is where heaven touched earth. Yun yun. Tapos kami ni Father, nakailang iyak na kami, hindi na kami masyadong iyak ng iyak. But we are touched inside. Tapos ginaguide namin paakyat yung mga pilgrims. Paglabas namin, yung ibang pilgrims, tinanong kami. Sabi nila, hindi pa kayo. Dahil nakailang balik na kayo, hindi pa kayo touch na touch, ganyan. No? Kami naman, ay, touch pa rin. Sila, ba't di kayo umiiyak? Sinagot ko. Ako na ang sumagot para kay Father. Sabi ko, alam nyo na itong hinawakan natin, it is heaven touching earth. But Father, He does it every single day in the Mass. Heaven touching earth. Kaya araw-araw niyang nararanasan ito. Hindi lang dito sa lugar na to, kahit saan siya pumunta. Ganyan ho kaganda ang Misa. Kaya hindi pwedeng mas magaling si Brother Aaron mag-talk kaysa sa Misa. Hindi pwede. Huwag kayo papayag. Ako hindi ako pumapayag. Bakit? Wala ho itong feast. Katiting. Saan? Hindi tayo pwedeng ukumpira. Wala tayo sa katiting ng virus, ng
Misa. Naintindihan niyo kung gaano tayo kaliit? Grabe ang Misa. It is God touching us. That is how beautiful it is. Kaya, punta tayo. Simba tayo. Tapos, attend tayo feast. Tapos ito pa, we are so blessed here. Why? Because if you go to other feasts, they do not have mass. Walang misa, hindi pinayagan ng simbahan na magmisa. Bakit? Wala nang pare, busy lahat. O kaya ayaw, hindi pwedeng magmisa dyan. Kami naman, okay lang. Kasi we were charged to do a feast, not to have a feast with a mass. We are blessed if we have a mass. Tayo, we have masses. We are so blessed. And those who come here and celebrate mass with us, ay napaagaling ng mga pare. Kaya ikaw ay pinagpala. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, magsimba ka na. Things work well if there is a rhythm. Sabi nyo nga, rhythm. Without rhythms in our lives, chaos will rule. And today, in Sabbath, we're going to learn that God established Sabbath as the rhythm of all our relationships. First, relationship with God. Sabbath is your weekly time with the Lord. It is every Sunday you come to the feast. You experience God. Or sometimes you go to your own private time in prayer sa bahay. Your meditation, your reading, your rosary. Minsan you go to the adoration chapel. O kaya some of you go to daily mass. That is your time with the Lord. And as I told you last time, Sabbath is not just about resting. It is about trusting. Sabbath isn't just specific hours in your calendar. It is an inner attitude of resting in God's love. Second, Sabbath is the rhythm of your relationships with others. Relationships are living things. Ang relasyon po ay buhay. Kaya kung gusto niyo magpatuloy ang relasyon niyo sa pamilya niyo, sa kaibigan niyo, anong gagawin niyo? Tatanim na niyo, didiligan niyo. Spend time with people you love. Spend time with your friends. Go on a vacation. Itong April and May, napakasarap magbakasyon. Sa akin, huwag kayong mahiya. Even the servants, they know this. Huwag kayong mahiya magsabi, hindi kami makakatin sa feast sa linggo. Bakit? Magbabakasyon kami, pamilya. Ako, ayan, saya ko, go! May online, manood kayo online ha, pag absent kayo dito. But go do it. Go on a vacation. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, magbakasyon na tayo. Punta kayo sa beach at gawin nyo to. Diba? Minsan lang naman yan. Paminsan-minsan, ganyan, ha? Natakot yung mga bata. Go on a vacation. Third, Sabbath is the rhythm of your relationship with yourself. Sabbath is that powerful pause. So you can look at, in a very consistent way, to your inner compass. May inner compass tayo na kailangan mong mag-pause para matingnan, okay ba ako? Why am I still doing this? Tama ba itong ginagawa ko? Believe me, if you are disconnected from your inner compass for a long time, you will end up, listen, you will end up making wrong decisions. You will end up and you will take dangerous detours. You will get stuck in wrong places. Kaya minsan pansinin nyo, bakit ba yung mga desisyon ko pala yung mali? Bakit hindi ka nagpo-pause? Banat ka lang ng banat. Pause. Please, give yourself me time. Mahalaga ang me time. Ako, yung mga sumusubaybay sa akin sa buhay ko, nakikita nyo naman, bigla na lang lalabas ko sa Instagram ko, nasaan ako? Me time. Ang gustong-gusto kong puntahan, Tagaytay. Sobra. Kahit parang brown na yung taal, no? Gusto ko pa rin doon. Napakasarap. Makikita nyo, magpo-post ako. Bakit? Me time. Sa dami kong ginagawa sa buhay, nagmi-me time pa rin ako. Ang dami kong labada. Singil. Ang dami kong sinisingil, ha? Nagmi-me time pa rin. Bakit? I need to check my inner compass.
Do that. Give it to your loved ones. Pag sinabi nung mahal mo sa buhay, me time ako, ha? Go. Sige na. Ako naman bahala sa mga bata. Me time ka. Sabi nung misis mo, thank you, 3 months. Na? Grabe no, 3 months. Diba? Sandali lang yun. A few hours, okay ka na. Me time is a very, very important. It's the rhythm of all your relationships. That is why God is saying, pause. Sumentro ka. Para ano, buong buo ka. The second festival is Passover and Unleavened Bread. Passover is they are rethinking of what happened to them in Egypt. Ano yung nangyari sa Egypt? The 10th plague. Dadaan ang anghel ng kamatayan at kukunin sa bawat tahanan ang panganay na anak, tao at hayop. Yun. So sabi ni Lord, para daanan lang kayo, Passover you. Maglagay kayo ng dugo sa pintuan nyo. Kwentuhan nyo yung kapitbahay nyo na hindi Israelite. Maglagay din sila. At yun ang ginawa nila. So this is a recollection. They are recalling. But do you know this? That Jesus was crucified during the festival of the Passover? Jesus chose to die on that day. Why? To announce that He was rescuing the entire world from spiritual slavery. Sinadya ni Lord yan. Kaya yung palaspas, Sunday, pumunta na siya sa kalaban niya. Nasa Jerusalem ang kalaban ni Jesus. Galit sa kanya yan. Tapos dumating siya. At sabi niya, kung ako papatayin nila, ngayon na, para sa bayan ko, ang Passover. Kasi alam nila eh, alam niya, pag pinatay ako niyan, Passover yan. Kasi hindi nila ako pwedeng galawin ng Sabbath. Bawal kumilos. Alam niya, He chose it. This is the day. Ito na. Game. That is why as Catholics, Good Friday is our Passover. Tapos meron pa. As Catholics, we believe unleavened bread is fulfilled at the Mass because our unleavened bread becomes the body of Jesus. Pag sinabing unleavened, pakinggan niyo ako ha, ito yung tinapay na hindi umalsa. Kasi pag papaalsahin mo ang tinapay, maghihintay ka ng panahon. Nung panahon ng Egypt, nung pinaalis na sila ng mga Egyptians, alis na kayo. Sabi nila, nagluluto pa kami ng baon. Huwag na kayo magluto ng baon. Dalin nyo na yung tinapay na hindi umalsa. Umalis na kayo. Alis sila. Hindi ba kayo nagtataka? Nag-wish man lang na sa misa, sana ang binibigay ng pare ay Dunkin' Donut. Kahapon, yung Dunkin' Donut dun sa lugar namin, piso isa. Ang daming tao talaga. Traffic sa amin. Piso isa. Bakit hindi Dunkin' Donut? Bakit ang ninipis? Hindi ba kayo nag-isip? Laki ng contribution ko rito. Nipis lang naman sinusubo. Unleavened bread. You get it? Kaya huwag na kayong umasa na ito'y magiging malaking tinapay. Kasi nakadikit siya dun. Okay? Third, first fruits. When you enter the land I am giving you and you harvest its first crops, bring the priest a bundle of grain from the first cutting of your grain harvest. Harvest for them is a reminder that God is blessing them. The feast of the first fruits was a call to consider their priority. Sino una sa inyo? Si Lord. Kaya ibigay kay Lord ang unang-unang ani. Sabi nyo nga, unang ani. Anong unang ani mo nung nagtrabaho ka? Unang sweldo. Tanong, nung unang sweldo nyo, kanino nyo binigay? Sa magulang. Di ba ganyan tayong Pilipino yan eh? Unang sweldo ko, mama, papa, sa inyo ito. Ako noon, yung una kong sweldo, hindi ko binigay sa tatay at nanay ko. Bakit? Marami na silang pera. Alam nyo kanino ko binigay? Sa Panginoon. Unang ani. Hindi ko makakalimutan. Punta ako ng simbahan. Hawak ko yung cash. Sabi ko, Lord, ito po ang una kong ani, unang sweldo. Sa'yo ko ibibigay. Alam ko naman na pag binigay ko sa'yo ito, hindi ka naman nagpapatalo. Ibabalik mo ito sa akin. So Lord, sa iyo ito ha.
Lahat ng tinapong ko pataas, sa'yo yan. Lahat ng bumagsak sa akin. Binalik niya lahat. Thank you, Lord. Saka kita ko, uy, piso, may piso pa. Sobra pa. Na? Unang ani. Binibigay sa... And once you do that, you are declaring to yourself, God is the source of all my blessings. Second, if you do that, you seek God first, and you know that He will bless what is second, what is third, what is fourth, and so on. Kaya ikaw una, Lord, yung mga susunod, taparamihin mo rin yan. Yun ang ibig sabihin ng tithings. Yun ang ibig sabihin ng, Lord, ikaw, bibigay ko ito. Marami sa inyo ganyan. Nakabenta ng lupa, paghawak ng pera, Lord, sa'yo itong 10%. Oh, galing. Galing. Nangutang, sa inyo ito, Lord, 10%. Bawal yun, huwag ganun, ha? Ibalik niyo yung utang niyo, bayaran niyo, ha? Pero yun ang ibig sabihin, Lord, you are the source of all my blessings. Fourth is Pentecost. Count 7 weeks or 50 days after the festival of first fruits. And they celebrated Pentecost, which is from the Greek word 50. Itong maganda. Ito nyo makikita kung gaano ka gusto ni Lord ang party. Everyone in town shared meals together. Maglalabasan ng mga tao, parang piyesta. Tapos lahat ng pagkain, labas. Tapos mga kapitbahay, kwentuhan, kain tayo, magkakasama. Alam ni Lord na ano, kung gusto mo talagang maging masaya ka, dapat magandang relasyon mo sa mga kapitbahay mo. Yun ang nagiging problema natin, lalo na sa mga subdivision. Hindi nyo kilala ang kapitbahay nyo. Katapat nyo na ng bahay, hindi mo pa kilala. Mas nakikita mo at kilala mo yung aso nila. Di ba paglabas mo, ganun, yung aso nila, oh. Ganyan. Hindi mo kilala. Si Lord sabi niya, labas! Bakit? Party. Kasi pag may party, magkakasama lahat, nagkakasundo ang mga tao. And you know, they do this for 7 straight weeks. Yun ang party ng Pentecost. Grabe, no? We have parties here at the feast as well. Dalawa ang parties natin. Light groups and feast lights. Light group ay small group that we would like you to journey with them. Paano? Just go to the servants and ask them, how can I join a light group? And we will bring you to a light group. Para ano? You journey with them. Parties every week. Yung parties, sharing God, sharing meals, helping each other. Meron bang isa? Feast light. Ang feast light ay ganito. You want to bring God's word to your friends who are not here at the feast. So you gather them online or face to face. And then, show them the video of this talk. Meron tayong edited version nito that will come out Tuesday. Tapos if you're a feast light planter, we call it, you gather people and then show it to them. After that, you discuss or sharing and then pray each for each other. You are guiding them. That's a party. So we encourage you, be part of the feast light or be part of the light group. Parties. Yan ang part. And through these parties of love, we are making Pentecost come alive. Sikuhin mo yung katabi mo. Dali, lakasan mo. Sabi mo, sali na tayo sa LG. Yan. LG is light group, ha? Huh? Number 5 is trumpets. It is called trumpets because it is start by blowing the ram's horn. May ram's horn sila. Umpisa na yan. They will blow it 100 times. At ang pinapa-blow nila, yung pinakapayat. Nebiro lang. Imagine 100 times. Ha? But that was their prayer to God. To what? To send rain for their crops. This is also to recall what they have done. What God has done to them. And the sin they did. Ano yan? In the wilderness, they built a golden calf. Kaya ito ay parang telling them, Lord, have mercy on us. We are recommitting ourselves to you. Yan ang trumpets. Yung number 6, narinig nyo na to. We discussed this two weeks ago. The Day of Atonement.
This is the most solemn feast that happened 9 days after the Festival of Trumpets. This was the high priest. This was when the high priest took two goats. Naalala nyo? Dalawang kambing. Two goats. The first goat was offered as a blameless sacrifice to God. Maliit na kambing yan. Ang tawag dyan, kapirang goat. Ha? Okay? Matandaan nyo, ha? Yung isang goat, yan yung pinapalayas, pinapaalis, para dalhin niya yung kasalanan ng mga tao. Ang tawag sa kanya, the one that goat away. Ha? Yan ang mga dapat na alam ninyo, ha? Para hindi na kayo nalilito. You know, atonement brings us back to Sabbath. Real Sabbath is not just a rest from work, but a rest from sin. Kaya atonement. For us Catholics, the Day of Atonement become fulfilled in the sacrament of reconciliation. So I invite you to receive this sacrament, lalo na itong Lenten season. Magkumpisal kayo. Huwag kayong mahiya sa pare. Hindi nga kayo nahiya magkasala. Nahiya kayo humingi ng tawad. Mahiya-hiya kayo. Ha? Kahit kilala ka ng pare. Yung iba, pag kilala yung pare, ako, kilala ako ni Father. Alam niyo yung boses ko. Diba? Kaya yung iba, iniiba. Pare, makasalanan po ako. Patawarin mo ako. Si Father talaga, ha? Tiyanak ka ba? No? Go and be reconciled with the Lord. And the seventh is Tabernacles. Ito yung pinaka-exciting. Bakit? The Festival of Tabernacles, it is also called the booths or the shelters, is where the Israelites would stay in temporary shelters with makeshift roofs made out of branches of trees for 7 straight days. Ganito itsura. Gagawin nila yan doon sa labas ng bahay nila. Ano yan? Nako, this festival will recall how God provided for their needs when they were in the wilderness. Yung wala pa silang bahay. Ito lang yung ginagawa nilang bahay. For 40 years, God was there with them. Pero anong ibig sabihin ito? Ayan na. This was their family camping. Mag-camp kayong pamilya. Para magkaisa kayo. Camping. This is the Jewish camp, family camping style. For 7 days. Sarap. Kaya si Lord, gusto niya ng camp, gusto niya ng party, gusto niya ng vacation. Bakit? Hindi siya killjoy. Kaya inutos niya, magkaroon kayo ng ganyan. Why? It is very, very important to our rhythm. If you look at this, think about this. When Jesus transfigured on Mount Tabor, nag-ibang anyo si Jesus, katabi niya si Moses and Elijah, si Peter, Saint Peter, anong sabi niya? Lord, sabi niya, let us build 3 tents here. Ano ibig sabihin niya? He was recalling yung tent na ginagawa nila pag the Feast of Tabernacles. But this time, Jesus is becoming the new tabernacle. Pinapakita na kila Peter. Ito na ang tabernacle. Magtayo tayo rito kasi ito na siya. What is a tabernacle? It is God with us. And the name of Jesus is Emmanuel, God with us. You know, I believe bringing back a rhythm of party vacations will be a huge blessing to our lives. But you need to know that at the center of these rhythms should be Jesus. Because only He can make them life-giving. He is the source of this power. He is the power source of all this. Actually, St. Paul talked about these festivals when he said in Colossians, so don't let anyone condemn you for which you eat or drink, for what you eat or drink, or for not celebrating certain holidays or new moon ceremonies or Sabbath. For these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ Himself is that reality. Listen to me, brothers and sisters.
All the festivals we talked about are prequels to Jesus. Prequel lang. Darating na yung anak ko. Mag-celebrate kayo. Kasi yung anak kong darating, siya yung tunay na celebration. Jesus is our new Passover. Jesus is our new unleavened bread. Jesus is the first fruits of the Father. Jesus is the author of Pentecost. Jesus is the one being announced by the trumpets. Jesus is the two goats of atonement. Jesus is the new tabernacle. Jesus is the real Sabbath, and only He can give you real rest. Only He. And that is what the Father is saying. Lahat ng celebration na yan ay kabubuti mo, pero lahat yan ay makukuha mo sa anak kong si Kristo. Let's all stand. Few weeks ago, we were invited, kami ni Lalaine, to an online show by a priest. Tapos, it's a youth thing. Kasama niya, MC din, ay bata. Tapos, lahat ng prod, mga bata. Tapos, they're very, very excited to have us. They sent us questions that they will ask during the show. So, nandun kami. Tapos, nagtanong na sila. Sagot kami, saya, patawa, ganyan, ang ganda ng sagot, malalim, ganyan. Nagugulat sila sa mga sagot namin, napapaganon sila. Yung mga prod team, palakpakan, ganyan. Tapos, when they went to the fourth question, ito ha, yung tanong na yan, hindi namin pinag-usapan ni Lalaine. Hindi, yung pinadala sa amin, pero hindi kami nag-usap, ano sagot natin dito? Wala. Talagang, let the spirit flow. So, while we were there, the priest asked us the fourth question. And the question was this. Have you ever lost your passion in serving God? Alam niyo, ang sagot namin ni Lalaine, parehong-pareho. Never. Hindi talaga kami nawalan ng gigil mag-serve kay Lord. Never. Tapos, sumagot din si Lalaine, sabi niya, but, Father, we get tired. Napapagod kami. So, ang ginagawa namin, nagpapahinga kami. Alam niyo, pagsabi ni Lalaine na nagpapahinga kami, pagsabi niya, napapagod kami, yung pare, kita mo talaga, naiyak. Naiyak. Tapos, ano siya, kita-kita mo, pati yung mga kasama niya, parang nagugulat, umiiyak si Father. Tapos si Father, nagsasalita konti, pero alam mo, umiiyak talaga. Pagkatapos ng show, hinatid niya kami sa kotse, pauwi na kami. Sinabi niya sa amin, sabi niya, alam mo, tama yung sagot niyo. Hindi nawawala yung gigil natin at passion kay Lord. Napapagod tayo. Napapagod tayo. Pero tama ka. Kailangan ka magpahinga. Mga kaibigan, nakakapagod. Yung pare, nakakapagod ang buhay nila. Alam nyo ba yun? Hihiga na lang sila, matutulog na lang, papahinga lang, hihiga. Biglang tatawagin sila, Father, may magpapabless ng motor. Hihiga na lang sila, biglang, Father, gabi na, matutulog na, Father, kailangan pong dasalan, may mamamatay. Minsan pahiga na lang sila. Father, yung labada nyo. Naku, pati pare, naglalaban na rin. Yung ang dami nilang ginagawa. Dami, kakapagod. Nakakapagod. Ikaw ba ay pagod na? Tingnan nyo ako. Parang walang kapagod-pagod. Diba? Ay pagod na pagod na ho ako. I am just running on grace. Grasya na lang ito sa pagod ko, sa dami kong labada. Kasi ang konti ng love offering nyo, tumanggap ako ng labada. Ha? Yung ang dami kinagawa, tapos ang dami pang gagawin. Nakakapagod. Ikaw, baka pagod ka na. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo pag pagod ka na. Huwag kang susuko, ha? Huwag kang susuko.
magpahinga ka lang. Pagpagod, huwag sumuko. Pagpagod, magpahinga. At ito na, ito maganda. Saan ka magpapahinga? Ito yung sabi ni Lord sa iyo. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest. Pagod ka na. Huwag kang susuko. Pahinga ka lang. At alam mo, magandang pahinga, sabi ni Lord sa iyo, ay ito. Pagod ka na, kakabuhat ng problema mo. Buhatin natin magkasama. Yun ang tunay na rest. It is not just resting, it is trusting. Pagod ka na, sabi ni Lord sa iyo, kakabuhat niyang katabi mo. Problema mo yan, di ba? Tayong dalawa bubuhat niyan. Huwag ka susuko. Huwag mong isusuko ang mga tao. Buhatin nyo kasama si Lord. At magugulat kayo, uuwi kayo ng may kapayapaan sa inyong puso. Huwag kayong uuwi dito ng feast. Every time you come here, please do not go home bringing with you only shomai. Sayang. Huwag kayong uuwi na ang dala nyo lang ay ang magandang jokes na binigay ko rito. Ang magandang kwento, ang magandang salita, iuwi nyo ang kapayapaan na galing kay Kristo. Yan ang iuwi nyo. Isama nyo yon sa baon nyo pa uwi. Kasi kailangan nyo siya ng buong linggo. Kasi nakakapagod ang buhay. Pero nung sabi ni Lord, come to me and I will give you rest. Let's now rest in His loving arms. Alam nyo, magpapahinga lang kayo kung grabe ang tiwala ninyo. Tingnan nyo ako. Itong mga inuupuan nyo, buti nga kayo nakakaupo, ako hindi. Yang inuupuan nyo, di ba pag umupo na kayo, relax na relax kayo eh. May umuupo ba dito na pag-upo parang walang tiwala doon sa upuan? Meron ba? Nasubukan nyo na yun, wala kang tiwala sa upuan? Ah, mahulog to eh. Di ba kayo kung makaupo talagang ganun eh. Yung iba pa nga ganun pa eh. Tulog eh. Kasi makaramdam lang ng aircon, nakakantok ka. Bakit kayo nakaka-relax? Kasi may tiwala kayo sa upuan. Question. Kilala niyo ba yung gumawa niyan? Hindi. Alam niyo pangalan niya? Hindi rin. Ba't nagtiwala kayo? Anong sagot? Faith. Basta na lang. Mga kapatid, pahinga kayo. Kasi kilala niyo kung sino bubuhat sa inyo. Alam niyo ang pangalan niya. Papagkakatiwalaan siya. Ang pangalan niya ay si Jesus. Wala nang iba. Kaya pag napapagod, magpahinga. Rest is not just resting. It is trusting. You only rest when you trust. So keep on trusting Him. He is trustworthy. And He is worthy of all our praise. Amen. Let's now rest in Him so we can bring peace back home. Put your hands upon your heart. Close your eyes. Bow down your head. I want you now to just relax and rest in the loving arms of God. Jesus is now with you. He knows you are tired. He knows it is so heavy for you already. Ang bigat ng binubuhat mong responsibilidad. Jesus is telling you now, come to me and you will find rest. Lord, we are here. Pagod, pero hindi kailanman susuko. Magpapatuloy kami. Magpapahinga ng konti. At Panginoon, ang pahinga namin, alam na namin ang tunay na ibig sabihin. Pahinga na nagtitiwala sa iyo. At pag binuhat namin muli ang aming mga binubuhat na responsibilidad, hindi na lang kami mag-isa ngayon. Kasama ka namin.
I will find rest in you right now, Lord. Lord, I pray for my brothers and sisters. You know what they are going through. You know what they are carrying in their lives. I pray that you carry it with magparamdam ka, Panginoon, na hindi sila nagbubuhat mag-isa, na may kasama sila. Kayo ang kasama, ang makapangyarihang Diyos, the Almighty God. And may they bring home your peace as they rest in your love. Brothers and sisters, just surrender all your concerns at the foot of Jesus and find rest in Him right now. Let Him replace your problems, your trials, your burdens. Let them replace it with His peace. Receive God's peace today. Thank you.
Sing His name.